oras ng makihula, makisaya at manalo ng papremyo dito sa Family Feud. Please welcome our host, ang ating kapuso, Dingdong Dantes. Hi, welcome. Hello. Hello. Sayaw every opening. Mga kapuso, araw po ng sweldo ngayon para sa marami po natin mga kababayan. I'm sure yung iba, bumibili na ng mga pasalubong para sa kanil-kanil mga pamilya. Kaya mag-ingat po kayo ha, sa pagpila. Pag-uwi ninyo mamaya, ingat po kayo. Pero habang nasa pila kayo, pwede pa rin kayo manood ng mga episode natin tonight dito sa pinakamasayang family game show sa buong mundo, ang nag-uumapaw ang kagandahan at kakisigan dahil mga bioconera at basketbolista po ang magkaharap ngayon sa ating game. Ang unang team ay binubuo ng winners and finalists mula sa Miss Manila 2024. Ngayon sila naman magpapakilala sa kanila mga sarili. Hello po mga kapuso, ako si Zina Ramos, your Miss Manila Charity 2024. Hello everyone! I'm Amy Sayanco, ang inyong fitness diva from New Panaderos! Hola! It's me, Stephanie Ladignon, and I am your Miss Spirit Animal ng Pandakan! Hello mga kapuso! I'm Lee and Jamie Enriquez Santos, your two-time valedictorian from Manugit! Good luck, Miss Manila 2024. Ang makakalaban nyo, sanako, ito po, kumakatawan din po sa lungsod ng Maynila, pero sa basketball court naman. Naglalaro po sila sa liga ng ating former kapuso and the former Senator Manny Pacquiao, ang Hardcourt Hotties! Ang leader po nila, kanilang team captain, former NU Bulldog, Pau Havelona. Pau, welcome to Family Feud. Thank you, sir. Pau, sino-sino makakasama mo ngayon? Kasama ko pala ang 6'8 center of attraction ng Manila Stars, si Rama. Kasama Rama. Hi, hi. Hello. Tapos, sumusunod ang shooting guard na makakashoot straight sa puso nyo, si Josh. Yan na. At ang power forward namin, na power din sa papugian, si Carl. Yan na. Kompleto na sila. Kaya alam niyo po sa mga nagtatanong, kasi kanina pa nagtatanong dito sa audience eh, kung single pa si Pau, pasensya na dahil taken na siya at meron siyang 3-year-old baby. Ayan po. There you go. At siyempre, may pampabuenas pa yata tayo dito sa audience, Pau. Meron. Kasama ko po yung wife ko na sa audience, si Ana. Ayan siya. Good luck sa inyo. Good luck. Salamat. And of course, ladies, good luck. Ito na, ang mananalo po tonight ay posible mag-uwi ng 200,000 pesos. Kaya alamin na natin ang sabi ng survey, Zina and Pau. Let's play Family Feud! Good luck! Narito ang tanong. Nag-survey kami ng 100 Pinoy. The top 6 answers are on the board. Magbigay ng dahilan kung bakit pinabababa sa jeep ang isang pasahero. Sina? Nanghipo. Nanghipo? Tama. Or ng bastos? Tama. Oh, bugbog sarado yan sa taong bayan pag bumaba. Nandyan ba ay ng bastos? Wala. Pau. Magbigay ng dahilan kung bakit pinabababa ang isang pasahero sa jeep. Sumasabit. Number one, delikado yun. Para siguro gusto rin makalibre. Yun. Kasi wala naman. I mean, kung bakante naman, di ba? Tapos sasabit, di ba? Pinabababa dahil daw sumasabit. Wala rin. I mean, magbigay nga ng dahilan kung bakit pinabababa sa jeep ang isang pasahero. Puno na. Puno na. Oh, ha? Dahil puno na. Yeah.
Pwede pa makuha ang top answer, Raba, kasi napangalawa pa lang. Baka makuha may mas mataas. Magbigay ng dahilan kung bakit pinabababa sa jeep ang isang pasahero. Pumara. Tama naman. Nandun na siya sa pupuntahan niya. Survey says... Pass or play, I mean? Play. Alright, let's play round one. Okay, Stephanie. Ngayon, magbigay ng dahilan kung bakit pinabababa sa jeep ang isang pasahero kaya. Hindi nagbabayad. Ayun! Naka-witness ka na ba ng gano'n? Secret. 1, 2, 3. Naku ba yan? Nag-1, 2, 3. Hindi daw nagbayad. Good answer! Ayan, magbigay nga ng dahilan kung ba't pinabababa sa jeep ang pasahero. Wala na pong pasahero. Yung mag-isa na lang, tapos lilipat na lang ng jeep. Ah, wala nang kasabay. Wala na. Survey says... Wala rin. Sina, magbigay ng dahilan kung ba't pinabababa sa jeep ang pasahero. Mali yung sinakyan nung pasahero. Maling destination. Maling destination? Maling destination. Nandiyan ba yun? Maling destination. Wala rin, guys. Yan, huddle na. Aimee, kailangan makuha mo ito. Kung di makakasil sila. Dahilan kung ba't pinabababa sa jeep ang pasahero. Wow, ito na. Di ba, ito makakastil, parang basketball lang. Oh. Carl, ba't kaya? Nasiraan. Nasiraan. Josh, ba't kaya? Yung may flat tire. May flat tire, nasiraan. Rami, same? Same na flatan. Nasiraan na flatan. Pau, isang tamang sagot lang. Para, so ito. Wala na tayo susundin, nasiraan. Ganun talaga, pag sinabing teamwork. Sumusunod. Walang kanya-kanya. Ganun talagang tinuturo ng pagiging isang member ng isang basketball team. So ngayon, ang tanong, masisteal kaya nila ito sa nasiraan? Alright, let's see kung hindi pa nakuha. Number 5. Nasa terminal na. Number 4. Namamalibo sa loob. And finally, number 3. Lasing. Nag-init agad ang Hardcourt Hotties. They now have 62 points. Pero hindi po kinakabahan ang Miss Manila 2024 kasi sanay sila sa pressure at mabawi daw sila sa susunod na round. Kaya sino kaya ang mananalo sa round 2? Miss Manila ba o ang basketballista? Alamin natin sa pagbabalik ng Family. Nanay, tapos na yung warm-up eh. Kung baga, game time na. So, kayang-kaya talaga na. Turnover, tsaka layup. Oo. For the win, mamaya pa. Mamaya pa. Hindi pa tapos ha. First quarter pa lang. Talagang hindi rin namin sila mag-bibig. Papabalikin namin yan sa court. Nakatutok pa rin sa Family Feud so far. Ang may puntos pa lang ay ang Hardcourt Hotties sa may 62 points. Pero, ladies, oras ng humabol. Kaya, Aimee and Robbie, let's play round 2. Rabe, your wife is here in the audience. Baka gusto mo, pampabuena sa ito. Tatin is here watching. My boss, hi. Ayan. Wish me luck, my boss. There you go. Si Aimee naman, you're a pet lover. Yes, I am a pet lover. Actually, I have 3 dogs. 2 are Shih Tzu and 1 is Pom. Oh, that's great. Kaya good luck sa inyo. Here we go, top 6 answers on the board. Sa family reunion, magugulat ang lahat kapag nag-announce si Lola na siya ay ano? Go. Aimee. Siya ay may cancer. Siya ay may sakit. Magugulat ang lahat, di ba? Parang mag-announce si Lola na siya ay may sakit. Nandyan ba? Okay. Raba, sa family reunion, magugulat ang lahat kapag nag-announce si Lola na siya ay ano? Siya ay buntis. Buntis! Ang tanong, sino ang ama? Nandiyan ba? Ang buntis si Lola. Pass or play? I think I'm gonna pass. We're gonna pass this one. Oh, you're gonna pass. Oh, yan ang kanilang gameplay. Alright, Aimee, balik tayo. Round 2. Stephanie. Yes. Okay, sa family reunion. Yes. Tapos nandun yung Lola mo. Tapos nag-announce siya ng something. Ano kaya yung announcement na nakakagulat? I think
kapag sinabi niya na meron siyang bagong asawa. Andyan ba ang bagong love life ni Lola? Survey says. Yup. Nice one, nice one, nice one. Lian, sa family reunion, magugulat ang lahat pag nag-announce si Lola na siya ay ano? Hiwalay na kay Lolo. Ay! Sad na ba no? Nandiyan ba yan? Wala, wala, wala. Sina, ano kaya? Magugulat ang lahat pag nag-announce si Lola na siya ay... Gustong bumukod? Gustong bumukod? Lalayas na siya. Hanapin na sa rin. Pwede yun, pwede. Look, yes. Soul searching. O, di ba? Nandiyan ba ang aalis? Nandiyan! I mean, sa family, magugulat ang lahat pag nag-announce si Lola na siya ay ano? May anak sa labas. Oy! Wow. Di ba, pasukin natin. Nandiyan lang, sa pinto. Grabe, welcome. No? Survey says, wala. Ayan, nag-iisip na sila. Ha? Okay, ano kayang pwedeng i-announce si Lola na kagulat-gulat? Siya ay ano? Siya ay... Okay, here we go. Still na to. Still na, Carl. Ano kaya? Sa family reunion, magugulat lahat pag nag-announce si Lola na siya ay... Ano? May ipapamana. May ipapamana, Josh. Ipapamana. May mana rin. Same, may ipapamana. May mana rin. So, Pao. Sa team, yun na yung decision namin. May ipapamana. Yun naman pala. Ganun na. O sabi pa nila. Let's go! Pag mali, wala silang mana. Lalamang ng tatlo. Nandyan ba ang may ipapamana? Alright. Let's see kung ano hindi na wala. Number 5. Makamatay na. Number 2. May bagong boyfriend. Ako, close fight. Ang Miss Manila may meron ng 65 points habang ang Hardcourt Hotties may 62 pa rin. Ako, bakbaka na po sa round 3 to. Kaya sa mga nagugutom dyan, sumandok na nga kayo ng kanin at kumuha ng ulam habang break kami dito at kaya magbabalik agad ang Family Feud. You're still watching Family Feud. Mag-hello po muna tayo sa lahat ng nanonood at nakikihula sa ating survey, lalo na po yung mga kababayan nating taga Cebu, Negros Oriental. Matag-ob late, maraming salamat po sa inyo. Dinlahon, Sorsogon, Sagnay, Camarines Sur, Caraga, Davao Oriental at Alcala, Pangasinan. Thank you for always watching us. Now, balik po tayo sa game. After two rounds, ang magagandang binibini na Miss Manila 2024 ay may 65 points. Habang ang Hardcourt Hotties may 62. Kaya next maglalaro ang viral sensation na si Stephanie at ang former LaSalle Green Archer na si Josh. Come on, let's play round 2. Stephanie. Bago tayo pumunta sa mahirap na tanong, mas mahirap na tanong muna. Sa mga viewers po, alam ko, kilala-kilala niyo na po si Stephanie sa kanyang spirit animal answer. Di ba? Napakagandang sagot, di ba? Ako, I really appreciate it. So, sabi mo, ang spirit animal mo ay? Monkey. Monkey. Ngayon, kung papalitan mo yung sagot mo, oy, meron ka bang ibang spirit animal na naiisip? Kungyari pageant ulit. So, Stephanie, what is your spirit animal? I feel so tense right now. Uy! No, but I think my spirit animal would be Farah Shams. She's a person. Tapos, lagi niyang pinapight yung social anxiety niya on social media. So, siya talagang nilook up ko. Laging nananalo yung intrusive thoughts ano niya. Ano pangalan niya? Farah Shams. Farah Shams. From London. TikToker din siya. Oh, yes! So tao rin yung ano niyang galing. Actually, nanunod siya ngayon sa London. She's watching. Farah Shams, thank you so much for watching me right now. You're my spirit animal, sis. There you go, there you go. Wow, nice. Kaya Josh, eto, si Josh naman po, naglaro na sa Korea. Diba? I'm sure malayong-malayo pa ang tatahakin ang basketball career. Kaya good luck, Josh. Thank you. Stephanie, good luck to you. Thank Top you. 7 answers are on the board, guys. Here's the question. Matutuwa ang babae kapag sinabihan siya ng lalaki, alam mo, ang ganda ng blank mo. Stephanie, ano? Mata. Stephanie, nasabihan ka na ba nun? Yes. Ano sagot mo? Sabi ko sa kanya, huy, hindi naman. Thank you. Sabi ni Stephanie, mata. Okay. Eto, Josh. Matutuwa ang babae kapag sinabihan siya ng lalaki, alam mo ang ganda ng blank mo. Ano yun, Josh? Amoy.
Ah, ang ganda ng amoy. Ibig sabihin mabango, di ba? Diba? Ang ganda ng amoy mo. Tama ba? Pwede, pwede. Ganda ng amoy mo. Wala, okay. Stephanie, pass or play? Play! Let's go, sister! Let's go, Stephanie. Alright. Lian, matutuwa ang babae kapag sinabihan siya ng lalaki, alam mo ang ganda ng blank. Katawan! Tama to, katawan! Nandyan ba ang katawan? Siyempre, nandyan ang katawan, Sina. Ano pa kaya? Ang ganda ng blanco. Ngiti. Ngiti. Parang ganda lang. Ang ganda ng ngiti mo. Oo nga! I mean, ang ganda ng blanco. Siyempre, mukha. Face card. Lahat na. Lahat na natin. Ang ganda ng mukha. Wow! Stephanie. Ako lang, nilalahat na. Alam mo, ang ganda ng blank mo. Labi. Labi. Bakit? Ano ba ang magandang labi para sa isang babae? Ang magandang labi para sa babae, yung kissable lips. Ang ganda ng labi. Nandiyan ba yung labi? Ang ganda ng labi. Lian, dalawa na lang. Si Lian po ay kasalukuyang isa pong estudyante pa rin ngayon. Anong course mo ba ngayon, Lian? Medtech po. Medtech. Ilang, how many years ago? 3 years po. Currently, 3rd year. Currently, 3rd year. Okay, good luck sa'yo. Pero bago yan, ito muna. Alam mo ang ganda ng blank mo. Matutuwa kapag ito ang sinabi. Ganda ng buhok. Maganda buhok. Ng buhok! Wala, oh, may two more chances, Sina. Ang ganda ng blank mo, ano kaya yon? Boses. Boses? Sa bagay, no? Pwede. Sino kumakanta ka ba? Unfortunately, para ayaw mo. Hindi. Walang sample. Lahat may pag-asa. Correct. Tama yan. Nandiyan ba ang boses? Wala. Guys, ayan na. Ayan na. Aimee, kailangan makuha mo ito. Kung di masisteal na naman nila. Aimee, nako, sinabihan ka ng lalaki. Ang ganda ng blank mo. Katutuwa ka sa... Anong? Damit. Damit. Ano yung shoes mo? Nandiyan ba ang damit? Ito. Wala. No. Wala na na. I'm sure nagamit na nila itong linya na to. Carl, ano kaya? Ang ganda ng blank mo. Ang ganda ng ilong mo. Diyos, ang ganda ng? Ilong. Ilong. Ay, ito na, napanood ko na to. Ugali. Oh. Ay, iba. Iba siya, ugali. Pau, ano kaya to? Pinahirapan mo ako dun, ah. Okay. Pau, ilong, ilong, ugali. Dun tayo sa ilong. Alright. Ang ganda ng ilong mo. Nandyan pa. To steal the round, ang ilong. All right. Ilong, ilong. Oh, tignan na natin. Hindi na hulaan. Number two. Oh, tama rin. Anyway, quick recap the scores. Miss Manila, may 65 points pa rin, pero leading ang Hardcourt Hotties with 202 points. Pero gaya ng lagi namin paalala, very unpredictable ang game natin. Wala pang nakakalam kung sino man nanalo. Dahil meron pa tayong final round at diretso na tayo sa ating huling head-to-head battle with Lian and Carl. Let's play the final round. Come on. Let's go, Carl. Let's go, Carl. Let's go, Rel. Let's go, let's go. Guys, triple points na tayo. Talagang kahit sino pa pwede manalo rito. Top four answers are on the board. Magugulat ka kung ang isang doktor ay takot pala sa ano? Lian. Dugo. Dugo. Top answer. Lian, pass or play? Pass. Pass! Wow! Pinasa nila. Okay, let's go. Final round. Tara, Carl, balik na tayo. Guys, final round. Tatlo na lang to for the championship. Wala. Pau, magugulat wala. Ka kung yung doktor wala, takot wala, pala wala, sa wala, ano. Wala, 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 wala. Patay. Wala, wala. Takot pala sa patay. Survey says, patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Magugulat ka kung doktor takot pala sa? Injection. Injection.
Rapa, ikaw hindi ka naman takot sa injection, di ba? Marami tayong tatubos, hindi tayo takot sa nga pala! Ito pala! Nandyan ba ang injection? Josh, go! Isa na lang, Josh. Baka makakuha, champion na kayo. Josh, isa na lang. Magugulat ka kung ang doktor ay takot pala sa ano? Wala. Gunting. Wala. Gunting? Services? Wala. Wala. Carl, pwede pa. Ano kaya? Magugulat ka kung doktor takot pala sa? Multo. Sabagay, di ba? Patay na, nagbulto. Oo. Yung patay, nagbulto. At saka kahit sino, magugulat ka kung takot sa multo. Kasi hindi naman sila spiritista, di ba? Sama, ang multo. Wala. Okay, huddle, Miss Manila. Pau, one last chance. We got 282 points up at stake. Magugulat ka kung ang doktor ay takot pala saan? Ano, sa ano? Sa hospital. Fear of hospitals. Doktor pa siya. Services? Wala! Wala! May chance. Okay. Lian, bakit ka nag-pass? Para makapag-isip kayo. Sabi po ni Lo, Medtech, guys! Medtech! Pero teamwork, teamwork pa rin. Medtech. Pero andun na eh, andito na tayo eh. Nasa inyong mga kamay kung gusto nyong manalo o hindi. Tamang sagot lang ang kailangan natin, Lian. Magugulat ka kung ang doktor takot pala saan? Pag-opera. Pag-opera. Namang opera. Surgery. Yeah. Stephanie? Sa sugat. Sa? Sugat. Sugat. Amy? Kung takot sa tao. Tao. Sina? Magugulat ka kung ang doktor for the win ay takot pala sa ano? You got 3 seconds. Pag-o-opera. Pag-o-opera. Services? All right, let's see number 4. Thank you very much, Miss Manila 2024. Maraming salamat. May 50,000 pesos from Family Feud. Thank you, Stephanie. Lian. Anyway, ang ating hardcourt hotties na ngayon, 484 points, 65 points. So eto na, may 100,000 pesos tayo pa. Sino maglalaro sa ating fast money, any 2 players? Siguro si Rubba tsaka ako na maglalaro. It's gonna be Pau and Rubba. Now, susunod na fast money round sa pagbabalik ng Family. Nagbabalik po ang Family Feud dahil sweldo day ngayon. Marami na nakapila sa ATM at ako, kapag payday, alam nyo na, madalas nagkakabiri yung mga machine, di ba? Mangyayari na sa inyo siguro yan. Kaya, guys, ingat kayo dyan. Ha? Samantala, nako, para ring sumweldo itong sinapaw at ang kanyang kasama sa Hardcourt Hotties kasi nagkaroon na sila ng 100,000 pesos. Pero siyempre, mas okay kung makapag-uwi pa sila ng total of 200,000. At siyempre, may 20,000 pesos din ang charity. Ano bang napili ninyo, Pau? GMA Kapuso Foundation yung napili. Maraming salamat, Pau. Okay, thank now, you. GMA Kapuso, may 20,000 po kayo from our winning team. At eto na, simulan na natin ang fast money. Give me 20 seconds on the clock. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano kalaki ang tiwala mo masusolve pa rin ang problema sa traffic sa Pilipinas? Go. 1 to 10. Oh, 10. Kung mag-online selling ang mangkukulam, ano kaya bebenta niya? Gayuma. Word na karime ng pay. May? Kahit hindi pogi maganda ang mahalaga, ang jowa ko ay blank. Mabait. Bakit nagkakapimple ng teenager? Pawisid. Let's go, Pau. On a scale of 1 to 10, gaano kalaki tiwala mong masosolve ang problema ng traffic? Sabi mo'y 10. Kumpiyansa. Diba sabi ng survey dyan ay? Meron naman. May nakasabar dyan. Kung mag-online selling ang mangkukulam, ang ibibenta niya ay potion. Potion. Services? Gayuma. Uy! Ha? Gayuma. Word na karime ng pay, ang sabi mo'y may. Survey says? Yes. Everyone, good. Kahit hindi pogi ang mahalaga, ang jowa ko ay mabait. Sabi ng survey dyan ay? Yeah, top answer!
Yes! Yes, nice one, nice one, nice one. Bakit daw nagkakapimple sa teenager? Kasi pawisin. Sabi ng survey natin dyan ay... Uy! Di ba, 65 points. Thank you, thank you. Let's welcome back, Raba. Hi. Raba, ito na tayo. Yes, sir. Go, Robs! Yes, bago tayo mag-umpisa, si Pau nakakuha ng 65. So, ibig sabihin, 135 to go. 135 kaya yan, Robs. Diba? At this point, makikita ng viewers ang sagot ni Pau. Give me 25 seconds on the clock. Good luck, Raba. Thank you. Scale of 1 to 10. Mm-hmm. 10 yung pinakamataas, ha? Mm-hmm. Gaano kalaki ang tiwala mong masosolve ang problema sa traffic sa Pilipinas? Go. 2. Kung mag-online selling ang mangkukulam, ano kaya ang ibebenta niya? Gayuma. Mangkukulam. Mangkukulam. Pass. Word na karime ng pay. May. Bukod sa may. Pay, may, say. Kahit hindi pogi maganda, ang mahalaga ang jowa ko ay blank. Matalino. Bakit daw nagkakapimple ang teenager? Umiibig. Let's go! Bakit daw nagkaka-pimple ng teenager? Sabi, syempre, umiibig pag in love, di ba? Automatic yan. Ang sabi ng survey dyan ay... Top answer! Top answer! Kahit hindi pogi maganda, ang mahalaga ang jowa ko ay... Matalino. Survey says... Meron. Ang top answer ay mabait. Nakuha ni Pao. Word na karime ng pay. Ang sabi mo ay say. Ang sabi ng survey... Top answer. Kung mag-online selling mangkukulam, ano kaya bibenta niya? Hindi na natin na balikan eh. Pero ang top answer dito ay manika or doll. Doll. On a scale of 1 to 10, masusolve pa kaya problema ng traffic sa Pilipinas? Sabi mo ay 2. Ang sabi ng survey? Yo, 6. Ang top answer ay 5. But anyway, congratulations na nalo pa rin kayo. 100,000 pesos. Hardcourt Hotties. And of course, Miss Manila 2024. Guys, congratulations. Ayan, konti na lang. Muli, maraming salamat. Sana'y makabalik kayo. Sana'y makabalik. I mean, thank you. Babalik. Yes. With your spirit animals. Yes. Babalik. Sana'y maraming salamat muli. Congratulations sa inyong ginagawa. Best time ever po buong October. Kaya wala po dapat ma-miss sa mga susunod nating episodes. Maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Dingdong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud.